Hello. So, nagawa ko din yung aking pambutas ng styrofoam. Okay. So, ano, describe ko lang ako na to. Ito ay gawa sa lata ng teka. Ito, Del Monte whole kernel corn. So, mas gusto ko to kasi yung ribbing niya mas pino kesa doon sa Hans Pork and Beans. At saka, mas mataas siya kesa doon sa Hans Pork and Beans na can. And mas mataas siya. Actually, kaya lang siya nag-i-click kasi naputula. Ayun, oh, kita pa rin na mas mahaba siya. Ayun, oh. Mas mataas siya ng konti. Tapos, parang mas fine yung kanilang corrugation. Mahalaga yung may corrugation kasi parang hindi na wawala yung structure ng lata. Kasi nag-try na kami sa mga lata ng milk, for example, na de-deform siya, na hindi na may maintain yung circular na shape. So, nagiging pangit yung butas. Eh, ito, kapag merong ribbing, matigas na may maintain yung structure niya. So, pwede rin naman itong Hans Pork and Beans. Actually, ito nga yung sinadjust ni, ano, ni Doc Boy. Ayan, oh. So, pero mas pinrefer ko itong lata ng pineapple juice kasi meron pati siya dito, ano, pampatigas. So, meron din siyang fold dito sa bottom. As compared dito, wala siyang ano, wala siyang ganun. Wala siya ng pampatigas. Wala siya ng folder sa bottom na nag-further na nagsusupport ang kanyang structure. Now, paano ginawa ito? Ginawa ko lang, meron akong video habang ako ginagawa ko ito. So, ginawa ko lang, nagkayas lang ako ng kawayan. And then, I split it into two. Ayan, oh. Split it into two. Tapos, yung isang half, pinasok ko dun sa lata. Ayan. Okay. Actually, hindi nga medyo sablay yung pagkakagawa kasi hindi siya fully centered kung titingnan niyo. Pero this will work naman. Ano naman itong problema. Okay, and then yung end. Meron isang part na nandun. Tapos, end. Okay. So, tapos, tinalian ko lang siya nito. Rubber band to. Parang ganito. Yung ginagamit ito sa, yung sa mga labtik. Sa mga slingshot. Ayan. So, tinali ko lang yung parehong side. Ayan. Okay. Parang AP siya. Ito, lately ko rin lang ito na, ano, na naisip yung ganitong technique. Na-inspire nga. Okay. Nawala ng memory yung phone ko. So, ayan. Yung dati ko kasing ginagawa, ito lang. Yung lower part lang nilalagay ko. Yung pumapasok sa loob. Tapos, I find a way to fix it in that position. Usually pinubutasan ko dito sa taas-taas, tatalian ko siya. Kasi ang naging problema sa ganung technique, lumalaki yung butas dito. The more you wiggle it this way, the more na nalaki yung butas dito. Tapos in the end, nagiging mahirap na siyang gamitin, maluwag na. So yung ganitong technique na nalaman ko rin lang sa kung paano ginagawa ni Nadok. Iipitin mo siya, mas maganda na nakaipit yung itong upper part ng can. Sorry, madumi ko kuko. Yung itong part ng can na to. Naiipit siya sa dalawang pieces ng kawayan. So in essence, yung force sa halip na dito sa butas na exert, yung kapag wiggle mo na ganyan. Sa halip na dito sa butas, siya pumunta, ma-exert at which is causing na paglaki ng butas. Dito siya tumata na napun na exert sa part na to ng can, sa lid ng can. So hindi siya nasisira. So tinali ko lang siya ng rubber band. Ayun, kung nakita niyo, medyo pangit yung pagkakaano, using ko lang later. Yan, so yan. Pwede, hindi naman kailangan rubber band, pwedeng lagyan niyo na lang ng tape or zip ties, pwedeng zip ties. Talian niyo zip ties dito sa tigkabilang end, tapos sa tigkabilang end. Yun siguro yung pinakamadaling solusyon kung nagmamadali kayo. Pero in my case, I just use what's available to me. Tapos ito, ginupit ko lang siya. Ito. Kung makikita nyo yung can, diba? Ayan, meron labi. So, alisin mo lang ito, gugupitin mo. I use, syempre, yung ganito. Ganitong tool. If you can't find this tool, pwede naman yung ganito, yung hindi nyo napuputuli. Actually, mas safe nga ito kasi hindi walang matalas. Ito, matalas na ito eh. So, handle with care. Kaya lang, mahirap. Kailangan nyo ng extra effort para mabutas nyo yung styro using this. Pero kapag ganito, matalas, alam nyo naman, malambot ang styro, mas madali. Okay, actually, mahirap nga siya. Ito yung nagupit ko na part. Ito. Medyo mahirap nga siyang start. Pero once na start mo na yung cut, madali na siya madali na siyang gupitin the whole way. Ayan.
Okay? So, I hope this is useful. Ah, paano ko, kung may tatanong nyo kung paano ko binutasan yung lata, I also made ganito. Yan, ito yung pambutas ko ng lata. So, maggagawa lang, bubutasan ko lang siya. Halimbawa, for example, dito, ng using this. Ayan. Parang pag nagbubukas ka ng abrelata, so, tutusukin ko lang ganyan, pukpuk konti. Tapos, kapag malaki-laki na yung butas, I'll use this, pupukpukin din para lumaki. And then, punta ka sa kabilang side, do the same thing. Mas maganda kung may marker ako kasi enable ko lang to sa akin. Hindi ko nilagyan ng mark kung saan ako bubutasan. So, enable ko lang. Ayan, that's the result. Okay, so, kung ano, syempre, lalagyan mo ng mark kung saan mo bubutasan. So, ipapatong mo lang dyan yung ano mo. Papatong mo lang. Parang ganyan. Tapos, lalagyan mo ng mark kung saan mo siya bubutasan. And then, do your thing. So, try ko pang manggawa na isa pa. Kaya lang, masakit na yung kamay ko. Matagal lang din nag-handle ng bolo at saka nagtatali ng rubber band. So, medyo nangangawit na ako. I'll try to do this next time para baka mas maganda ang demo. Pero kinukuha ko naman yung the whole thing with my yung camera dun. Ayun. Ayun. So, sana makita nyo yung whole process kung paano siya gawin. Okay? So, that's all for today. Thank you. Okay, day 2. Okay. So, proof of concept lang. O, demonstration. Kung paano gamitin itong tool na ito. Ito yung dati kong styrofoam. Previously, I was using yogurt cups with this. Kaya maliliit yung butas. So, papalakihin natin yung butas. Papalitan natin. So, hindi ko ito ginagamit ng yogurt cups. Nabanggit ko nga. Medyo mahirap siyang gamitin sa kapag yogurt cups yung ginagamit ko. So, papalakihin ko na lang yung butas para at least magagamit ko siya with styro cups using my tool. Okay? Sana makita natin doon sa ano. Okay? Try natin. Oh, para gamitin to, imagine nyo wala ito pang butas. So, meron nyo mga sukat, like, for example, yan. Tatapat nyo doon. Mas maganda, lagyan nyo ng guhit. Ayan, yun dito. Ayan, usually, ginugita nyo na ganito eh. So, tatapat nyo doon. Tatapat nyo dito. And then here. Tapos ganon. So, makikita nyo na yung mga intersections ng lines na yon. Doon yung gagawin yung butas. So, next time gagawin ko. Pero for now, tetestin lang muna natin. So, to use this, patong nyo lang ganyan. Tapos, press nyo konti para pumasok yun sa styrofoam. Ayan, then, twist. Ayan, butas na siya. Then, you pull it off. Ayan, usually buo yan. So, gagawin nyo, tutusukin nyo ng, ano, gaganin nyo siya. Ito, I can't pull it off na ganyan eh. So, parang. Ayan po yung pagkakamali ko. Nagano siya, hindi pa siya pumapasok masyado dun sa ano, sa styrofoam. Tapos tinwist ko na agad siya. So na-deform yung butas. Buti hindi ko pa siya masyado nahihigpitan. So ulitin natin. Kailangan talaga ipapasok siya sa mabuti na hindi na di-deform yung lata. Dapat bilog siya. Try natin. Press nyo lang naman konti, hindi naman sobrang force yung kailangan. Ayan. Usually talaga buo yan. So, kailangan nyo ng implement para pukpukin siyang ganun para matanggal nyo siya. Okay. Next. Siguraduhin nyo lang nakalapat. Tapos, press nyo konti. Kailangan kumapit siya dun sa styro eh. And then, slowly at first, apply pressure. Imagine nyo kapag andil yung mga, kung magsa-seminar kayo tapos, 10 kayo or 12 kayo nang gagawa nito sa room. Medyo nakakangilo talaga. Okay, so. Sabihin natin to. Yan, medyo nade-deform siya kasi meron na kasi siyang butas na ganun. So, pero kung ano, kung buo siya, mas madali ito eh. So, just make sure na bilog pa yung ano nyo. Bilog pa siya. Okay. Okay natin ito. Wala na ako sa place.
two more. Ganun lang po siya. Okay. So, testing natin. Pwede na yung slider po. Luma na po yung mga slider cups ko. Ito po yung 2 years old na. Simula pa na mag-start ako mag-hydro. Ito na yung gamit ko. So, testing natin. Ayan. Lalagay nyo lang sa babo ng other half niya. So, para malaman nyo kung kakasya yung ginagamit, kasi hindi naman tayo lahat ganito yung gamit, styro, na styro cups, lalagay nyo lang na ganyan, no? Para matesting ninyo kung magkakasya siya doon sa gagamitin nyo na tool. Ayan. It just so happens na, exactly the same size siya, ganyan. So, ibig sabihin, papasok siya doon without going through the hole. Okay? Thank you.